Hari-harian siya sa Aydan. Oo, yun. Nagbatbaita na siga. Siya ngayon kasi tatakbo siya po ng kagawad. Ah, kaya pala. Kaya ngayon, lahat ng ano ng Ayga, nakiayon siya. Mm-mm. Kasi tatakbo daw siya ng kagawad. Oo, nagbabait-baitan ngayon. Oo, yun. Pero ang Diyos po hindi natutulog sa ginagawa niya. Mm-mm. Kaya nga, sana eh, ano tawag dito, napagbigyan man lang sana na... na ano pero yung hearing naghihiring pa rin. Oh, naghihiring yung oo. Ay, yun nga, kung naghihiring, paano ang pinipresenta mo na testigo dun sa kaso? Paano kung wala? Paano ba yun? Kasi nagtanong din ako nung kailan na to itong isang buwan. Mm-hmm. Kung halimbawa kung may hearing, pwede ako umatin. Oo. Hindi daw pwede umatin, ang pwede lang umakyat dun sa taas. Oo. Yung testigo at saka yung halimbawa yung hihiringan. Oo, hihiringan. Yun lang daw. Parang ang hirap nun, parang hindi mo masyadong pwedeng i-depend sa sarili mo kung ganun. Ang pa, gusto ganun ko ba lang talaga? Po maliwanagan, mm-hmm. masabi ko lang kahit ano bilang isang asawa, mm-hmm. kung ano talagang totoo nangyari. Kasi andun ako eh. Oo. Ako ang nakakita, ako ang nakaano eh. Nakasaksi. Oo, sa toong pangyayari talagang ano ng ganun. Hindi ko man nasiksihan ng pagpatay, pero buong maghap, umagdamag, magkasama kami. Oo. Kasi nakainom din yun ng pinata, may hangover, ng pinabukasan, sabi masakit ang ulo ko. Kami pa nga gumawa ng dahilan, eh kundi huwag kang pumasok, mag-ano ka. Kaya ang alam ng barangay, masama ang katawan niya. Oo. Pero hindi nila alam na may hangover. Mm. Ang nakakaalam yun, isang tanog din. Kasi kami lang noon nagsabi talaga. Mm-hmm. Sana pa ako, pagdating sa oras na ganun, huwag siyang magbabalingging. Oo. Magsabi sana siya ng totoo. Ay, nakailang hearing na Ate Del? Dami na, kaso lagi lang receipts. Ay, receipt ng receipt. Uh-huh. Yan ang problema. Ano, ba't nare-receipt? Hindi dumadating yung kabilang panic? Kagaya na. Hindi. Active siyang dumarating. Oh, kaya gusto talaga niya idiin ang asawa ko. Gusto niya patayin ang asawa ko. Nung nakakulong na yung asawa ko, nagbabayad pa sa may mga preso doon. Napatayin yung asawa mo sa loob? Oo, bubugbugin. Magbabayad siyang 1,000 hanggang 2,000. Mabubugbog lang asawa ko sa loob ng kulungan. Eh buti walang nauutusan sa loob. Wala hindi naman kasi sabihin ng mga ibang preso doon, bakit namin sundin? Wala namang ginawa itong masama sa amin. Sa bagay, oo. Siyang pumasok dito kasi siyang bubugugin namin. Mm-hmm. Kasi alam mo yung parang... Ang asawa ko, may colostomy bag. Mm-hmm. May pilay na sa dibdib, may epilepsy. Ay, sinusumpong yun ang... Oo! Ano dami na siyang sakit. Maraming sakit pala, ano? Parang tapos magbabayad pa siya para bugbugin sa loob ng kulungan. Oh, kawawa naman. Saan ba yung ganun, ano niya? Parang nakakulong, nakakulong na nga yung tao nga. Nag-ano sa kapatid niya. Oo. Pati pa ba? Pikilo siya. Kaya nga. Anong karapatan niya? Talagang ano, parang... Kasi parang... Kaya ako talaga, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Lagi kong dinadasal. Mm-mm. Lagi kong hiningi kay Lord. Mm-mm. Nga may tao talagang makaintindi sa amin, sa katayuan namin. Mm-mm. Nga makaano. Nga kahit paano matulungan po kami sa kaso ng asawa ko. Oo. Kasi tawag dito. Pero ang ano niyan siguro at tawag dito, hanggang hindi ibinababa yung hatol, tawag dito siguro hindi po pwedeng kailangan ni matapos muna siguro yung kaso bago sakali mang parang umapila ka pa ulit ano hindi ko lang ano kasi hindi ko pa rin nasubukan ng gano'n kaya ako isa nagtatanong ako isa nga ako magtatanong ako sa out dito ng Rizal yung hindi ba nila hawak. Oo, yung hindi hawak nitong area ng sa ano. Magtatanong ako halimbawa kung isang makapatay na siguro tao. Nga Ate Del, siguro ano tawag dito. Magtanong ka dun sa mga legal counsel na yung kung ano yung magiging advice nila doon sa ganung ano. Yung sa hindi dito. O hindi dito nga sa area na to. Halimbawa isa area ng Angono. Sa Maynila, ganun. O di kayo sa Maynila, sa main ng ano. Sa magtatanong lang ako na halimbawa yung asawa mo nakapatay. Mm-mm. May isa ba walang investigador nga pupunta sa iyo, wala man lang magtatanong. Mm-mm. Wala man lang po papinyama ano sa iyo kung anong klase.
posisyon o ano. Basta na nang babakukasuhan yung tao sa gusto nila, ganun. Kaya nga ibig ko sabihin, bakit, yun ang tanong ko, bakit panay ang reset? Parang pinatatagal lalo, ano? Hindi ko nga po alam. Kasi parang ang hirap nun, kasi yung pagpapatagal na yun, iba ka dun makagkumakuha ng tiyempo o ng masalisihan na ibig sabihin, eh, kung anong ipagawa dun sa asawa mo sa loob. Yun ang ano. Lagi kasi, ko lago, hinihingi sa Diyos niya, gabi-gabi matulog ako. Dinadasal ko yan. Nga ikubli niya sa banal niya nga dugong aking asawa, sa kaligtasan, sa mga kasama niya. Kahit kunti pagkain na nadala ko, pagsaluhan nila, pagkasyahin nila, kung ano lang po ang nakakayanan. Dahil sa mahal ngayon lahat ng bilihin. Yun nga ang ano, yun ang mga kalarga ang inaano ko na sana po ay merong matatsa ang puso diyan na kahit papaano ay matulungan natin ito yun sa pang-araw-araw na buhay niya, kasi siya po ay ano, ay walang tinitirhan, tapos dito lang siya nagluluto sa mga gilid-gilid, at sana po mabigyan ng kaunting tulong kasi para po yung pang-ano, pang-araw-araw niya, kasi every Sunday ito pumupunta dun sa ano, sa kulungan para maghatid ng pagkain dun sa asawa. Eh, ang hanap buhay po niya, yung mga kalakal. Yung mga kalakal lang. Yan po ang kanyang hanap buhay. Minsan po, humihingi din ako tulong po sa tao. Oo, nanghingi din siya ng tulong sa tao. Para pandagdag po pambili ng pagkain ng asawa ko po. Ano. Kasi hindi siya po pwede magutoma kasi sa sigmura niya, sa epilepsy niya. Epilepsy kasi ito. Bawal, mga bawal talaga po ang gutom sa kanya. Oo, totoo yun. Kasi pag nagugutom yun, mas lalamang ang pag-ano nun, sumpong. Oo. Nagkukulaps lagi, hindi pa bumabagsak yan. Oo, yun. Eh, buti may nag-aasikaso dun kapag sinusumpong. May mga kasamahan naman sila. Mabait naman yung monyo sa sildan nila. Buti naman, kahit pa paano inalaman. Kahit paano naman po, nagtutulungan sila sa loob. Yun ang laki lang pasalamat ko sa talaga sa taas. Niya. Oo, yun. Na, kasi, napaganda po ang ano niya kahit malayo. Sa pamasahin lang po, sa totoo lang, gagasto ko sa 250 kasi mula dito, tatrisikil ako sa bigat ng dalana. Sakay ka pang jeep na ano, binangonan. Sakay ka uli ng tricycle papunta doon. Saan ba doon yung kulungan ng binangonan? Sa may Santo Rosario. Ah, magta-tricycle ka pa? Lungsad na yun daw eh. Ah, lungsad na? Mm-hmm. Binangunan. Yun ang ano, yun po ang kahilingan lang ni Ate Del na sana po kahit pa paano mabigyan sila ng kaunting pang-suporta sa pang-araw-araw na buhay. Lalo na po sa kaso ng asawa ko, mayroon. Oo, na ano ko po nga, may tao sana nga nakakaalam nito. Matutulungan po kami kasi wala talaga po ako kaalam. Dito naman nagtanong, hindi daw pwede umakyat ng ganun kasi bawal pa daw po. O, bawal pa ka. Kasi isusi baka hindi pa tapos yung mga nakakairang hearing pa lang eh. Kaya yun ang inaano ko na ano, matulungan si Ate Del, naawa ako dito. Hindi ko lang alam po kung ano na mga kasong sinampan nila sa asawa ko. Hindi ko lang alam kung ano na sinasalaysay nila nga para madiin po nila. Na makulong ng tuluban na habang buhay na. Oo, yun. Nga hindi niya naman talagang kasalanan nun. Parang ano eh, pero yung ano yung napatay, nanlaban o hinabol niya lang talaga? Hindi, kasi nakukusa sa isang tabi, nilapitan daw siya. Anong, parang ganyan, upo mo, tapos hinampas ng kumbat na sapatos. Oh, siguro, nakakuha siya na hindi ko alam kung saan siya nakukuha ng parang ano ng payong. Yan ang hinabol niya, ang pinatay niya. Yan ang ginamit niya. Yung payong na matulis. Oo, yung ganun. Oo. Hindi ko alam kung saan niya dinampot, kung ano. Talagang... parang sa ganun ano, hindi mo inaasa mga pangyayaring biglang dadating yung problema ng ganun ano. Inuubo ka pala. Kasi yung panahon pa iba-iba. Sa panahon kasi po. Init, lamig. Nung tigululan. Mm-mm. Pilitin ako talaga maghanap buhay. Mm-mm. Kaya nga. Kumita. Para, nang, para po mayroon may, talaga panghatid. Oo, yun. Siguro nakuha ko to. Mm-mm. Nalamigan yung likod ko, baga ko. Meron naman willing magpapatulong sa akin, papa-extray. Para malaman ako. Buti nga maraming mga mababait na tumutulong sa iyo kahit pa paano.
ayun ang ano ko lang din na sana po ay yung medyo nakakaluwag-luwag dyan. Pwede naman pong sa akin i-direkta. Wala ka naman cellphone, eh, no? Wala. Kasi kung mas maganda sana kung pwede sa GCash mo i-direkta i-direct, kung merong magpapaabot ng tulong. Eh pag ano po ako na lang i-ano dyan sa number ko na lang para at least di para makarating kay Ate din at maitulong man lang sa kanyang ano. Kung matulungan niya po ako, laking pasalamat ko talaga po sa inyo. Kasi ano, nakakaawa lalo siya. Lalo na po sa kaso talaga ng asawa. Nagpapasalamat po ako. Mapagpalaim pa po kayo na may kapal o sino pa po may puso talaga. Handang tumulong sa mahihirap ng ganit at pamamuhay. So, ayun lang po mga kalarga at ako ay sige Ate Del, magpaalam ka na at magpasalamat ka. Sige po, maraming oo. Salamat po kung sino man po na nakikinig po sa amin itong usapan, sa aking problema po, kung sino man po gusto tumulong, nagpapasalamat po ako labis sa inyo. Mag-ingat po kayo, God bless po. Okay. Thank you. Maraming salamat po uli mga kalarga at please subscribe my channel, Migs Larga Vlog. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo.